Magsiluhod ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi. Panginoong kong Hesukristo, Diyos at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin. Pinagsisisihan kong masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo. Ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon at Ama ko, na iniibig ko ng higit sa lahat. Nagtitika akong matibay na di na muling magkakasala sa iyo. At nagtitika naman akong mangungumpisal ng dilang kasalanan ko. Umaasa akong patatawarin mo rin, alang-alang sa iyong mahal na pasyon at pagkamatay sa krus dahilan sa akin. Amen. Pambungad na panalangin sa lahat ng araw. O makapangyarihan at walang hanggang Diyos, tulungan mo kaming makatahak sa landas ng kaligtasan at makasunod sa mga aral ni San Juan Bautista na tagapagpakilala ni Kristo, nang sa gayon ay matamo ang buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo na kanyang ipinakilala. Loobin mo na ang lahat naming gawain, tiisin, panalangin ay maging bayad ng aming mga kasalanan at maging parangal kay San Juan Bautista upang makamit ang hinihiling sa pagsasyam na ito. Sa aming pagninilay ng buhay ni San Juan Bautista, ay tumimong mabuti ang pag-ibig ng Diyos at sa kapwa at sa aming mga puso. Sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Unang araw ng nobena, ang pagbabalita ng anghel tungkol kay Juan Bautista. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ginaganap ni Zacarias ang kanyang tungkulin sa dambana sa dalanginan ng Panginoon nang magpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nagulat si Zacarias at inalihan ng malaking takot. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang iyong panalangin. Ipanganganak sa iyo ng asawa mong si Isabel ang isang anak na lalaki na tatawaging mong Juan. Siya ay ikagagalak at ikatutuwa mo at marami ang magsasaya sa pagkapanganak sa kanya, sapagkat siya ang magiging dakila sa mata ng Panginoon. Mapupuspo siya ng Espiritu Santo mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina, at marami sa mga anak ng Israel ang magpababalikin loob sa Panginoong Diyos nila upang ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang mga mapaglansang naman sa karunungan ng mga matuwid bilang paghahanda sa Panginoon ng bayang ganap." Aral. Bago pa isilang si San Juan Bautista, ipinahayag na ng anghel ang kanyang layunin sa buhay na ito, na siya ay magiging dakila sapagkat mapupuspos ng Espiritu Santo bago pa ipanganak. Pagbabalik-loobin ang mga makasalanan
at ihanda sa Panginoon ang isang bayang banal. Ang lahat ng ito ay natupad ni San Juan Bautista. Tulad niya, tayong lahat ay may layunin sa buhay na ito. Kilalanin, mahalin, paglingkuran ang Diyos at tamuhin siya sa kabilang buhay. Ito kaya ay ating sinusunod, isinasagawa at minimithi, baka tayo ay nalilihis ng landasin at iba ang ating hinahangad. Tumahimik po tayo sa mandali at ipahayag ang mga biyayang ating hinihiling sa pagsasyam na ito. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at kailanman at magpas sa walang hanggan. Amen. O Diyos na aming Ama, hinirang mo si Juan Bautista upang ibalita ang kaharian ni Kristo sa lahat ng tao. Buong galak naming hinihiling sa iyo. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Kahit na sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, hinirang mo si San Juan Bautista upang ihanda ang daraanan ng iyong anak. Pagkalooban mo kami ng matibay na pananampalataya upang makilala si Kristo at ipaibig siya bilang tao. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Kinasihan mo ng tanging liwanag si Juan Bautista upang makilala siya bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa pamamagitan namin ay makilala sana ng iba ang iyong anak, ang Panginoong Hesukristo. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Tinawag mo si Juan Bautista bilang martir ng matrimonyo at kalinisan ng buhay. Loobin mong kami ay maging mga saksi ng katotohanan ng buhay mag-anak. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Dalit kay San Juan Bautista ang ating itutugon, sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa lahat ng kahirapan dito sa abang buhay. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Pinili ka at hinirang ng Mesiyas na marangal, prekursor ngang niyang tunay, tagapaghanda ng daraanan. At sa iyong karapatan, ikaw ang inaasahan. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Di mo pa nababanaagan, kaliwanagan ng araw. Ang kaluluwa mong mahal ng grasya'y sinilangan. Kaya ang pag-asa'y tunay sa iyong pamamagitan. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Si Mariyang inang tunay ng Diyos sa kalangitan. Mabuting balita'y tangan siyang dumalaw na banal. Ang iyong ang karapatan, sukat naming maaasahan. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa bundok ay lumigpit, kinusa ang pagtitiis. Mundo'y iniwanang tikis, tumalikod sa panganib. Dapat ka nga naming sundan sa halimbawa mong banal. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. At ang iyong katungkulan, prekursor na inilaan, ng Mesiyas na mahal, tunay mong naganapan. Ang iyong pamamagitan, dalangin nami pakinggan. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Nang iyon nangang makita ang Mesiyas ay pagdaka, agad na ipinakilala sa mga taong lahat na, ikaw nga ang inaasahan, ituro ang berbong mahal. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. At iyon namang sinuway si Herodes, haring hunghang,
sa masamang kasalanan, pinilit ka at pinahirapan. Marungis karumaldumal sa karsel na mapanglaw. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Si Herodes na malupit, pinutol ang iyong leeg. Sa di na niya matiis, pangangaral mong mabait. Buhay mo'y inialay sa altar ng kabanalan. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Sinta naming San Juan, hingin sa berbong mahal. Ikaw ay aming sundan sa halimbawa mong banal. Iyo kaming ipatnubay doon sa langit na buhay. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa lahat ng kahirapan dito sa abang buhay. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Mga pagluhog kay San Juan Bautista. Tinawagan ako ng Panginoon mula sa sinapupunan, mula sa katawan ng aking ina, ay binanggit niya ang aking pangalan. San Juan Bautista, mula sa sinapupunan, ikaw ay tinawagan ng Panginoon. Kilala ka ng Panginoon at mahal ka niya. Nang kami isilang ang bawat isa ay may pangalang bigay ng magulang. Ngunit ang totoo, bago kami isilang, mayroon na kaming pangalan, yung itinatawag sa amin ng Diyos. Ang tawag niyang iyon ay walang simula at mapagsawalang hanggan. Iba-iba ang pangalan ng mga tao, subalit anak lamang ang tawag ng Diyos sa lahat. Mahal ng Diyos ang bawat isa. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista, ang pangalan mo ibigay ng Diyos. Bago ka pa ipaglihi ng iyong inang si Santa Elizabeth, Juan din ang tawag namin sa iyo. Ang pangalan mo ay naghahayag ng kagandahang loob ng Diyos. Tunay na maganda ang loob ng Diyos. Laging nagmamagandang loob ang ating Diyos. Ang ibig ng makapangyarihang Diyos para sa mga tao ay buhay, hindi kamatayan. Ang ibig ng mahabaging Diyos ay kaligtasan ng mga makasalanan, hindi kaparusahan. Ang ibig ng maawaing Diyos ay masaganang pagpapala para sa lahat. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista, ulira ng pananalig sa Diyos. Nagniningning sa iyong buhay ang katapatan sa Diyos hanggang kamatayan. Sinunod mo ang kanyang utos. Ipinaghanda mo si Kristo ng kanyang mga daraanan. Kami naway laging makinig at maniwala at sumunod kay Kristong Panginoon. Patnubayan nawa kami ng mga pari sa Kristiyanong pamumuhay. Mailarawan nawa ng mga magulang ang kabutihan at kabaitang dapat taglayin ng mga anak. Ang mga organisasyon ng simbahan ay umanlad nawa sa pananampalataya at mabubuting gawa. Ang mga pinuno ng sambayanan ng Quiapo naway pakumbabang gumawa ng daan tungo sa kapayapaan. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. Pangwakas na panalangin sa lahat ng araw. Ama naming mapagmahal, isinugo mo si San Juan Bautista upang ihanda sa Panginoong Hesukristo ang isang bayang banal.
Pagkaloob mo sa iyong bayan ang kapayapaan na bunga ng matuwid na pamumuhay. Sa aming bayan, lipunan at angkan ay maghari sanang lagi ang diwa ng mga pangangaral at halimbawa ni San Juan Bautista sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Nagsitayo po tayo at dasalin natin ang orasyon. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. Adyayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Yeso Kristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kalwalatian sa langit, alang-alang kay Yeso Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna tayo. Magsitayo po ang lahat at panalangin sa paghahanda po sa kapistahan ni San Juan Bautista. O makapangyarihan at walang hanggang Diyos, tulungan mo kaming makatahak sa landas ng kaligtasan at makasunod sa mga aral ni San Juan Bautista na tagapagpakilala ni Kristo. Nang sa gayon ay matamo ang buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo na kanyang ipinakilala. Loobin mo po na ang lahat naming gawain, tiisin, panalangin ay maging bayad ng aming mga kasalanan at maging parangal kay San Juan Bautista upang makamit ang hinihiling sa paghisiyam na ito. Sa amin pong pagninilay ng buhay ni San Juan Bautista ay tumimong mabuti ang pag-ibig ng Diyos at sa kapwa at sa aming mga puso sa pamamagitan ni Yeso Kristong aming Panginoon. Magandang araw po mga kapatid. Tayo po ay nasa unang araw ng ating Misa Nobenaryo para po sa karangalan at kapistahan ng ating patron, si San Juan Bautista. At ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Rufino C. Sescon Jr., Rector at Cura Paroko po ng ating parokya. Magsitayo po tayong lahat at sumabay po tayo sa awitin na ang pangbungad na awit. Sa kaliwanag
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y nasa mga araw ng ating nobena sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, pangunahing patron ng ating parokya. Dumalangin tayo na sa pamamagitan ng kanyang mga dasal, tayo ay tunay na makapagbalik loob sa Diyos at matagpuan ang daan tungo kay Kristo. Patuloy din ang ating pagnonobena para sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Inihanda tayo ni San Juan Bautista sa pag-ibig at awa ni Jesus. Kaya nga't sa pasimula ng ating pagdiriwang, pagsisihan natin at ihingin ng tawad ang mga kasalanang ating nagawa laban sa Diyos at sa ating kapwa. Panginoong Jesus, minamahal na anak ng Diyos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ang Mesiyas ng Diyos sa Israel, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa itinuro ni San Juan Bautistang nanguna sa daan, marating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangaral na Panginoon naming Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hanggang ngayon, may talukbong pa ang isip ng mga Israelita tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit nagharap ang tao sa Panginoon. Naalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningang iyon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawaing ito, kaya naman malakas ang aking loob. Kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinahahayag namin, ito'y hindi niya sinasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos sa daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo, alang-alang kay Jesus, sapagkat ang Diyos
na nagsabing, "Mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag, ay siya ring nagbibigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking naririnig, magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan namay maghahari mula sa itaas. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong buhay natin. At ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Tayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod sa mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapasa sa apoy ng impyerno. Kaya't kung maghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdalaban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipuno na po ang lahat. Magandang tanghali po at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayong lahat ay nanitipon dito bilang isang sambayanan ng Diyos. Gaya ng sabi ko kanina, naghahanda tayo sa dalawang magandang kapistahan dito sa ating parokya. Ang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at paghahanda sa kapistahan ng ating mahal na San Juan Bautista. At tayo narito sa tahanan ni Jesus Nazareno upang magpugay sa Kanya, mag-alay ng ating pasasalamat at dasal. Kaya nga't bago pa ang lahat, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At siyempre, dahil nga tayo'y naghahanda sa kapistahan ng kanyang pinsan, ang pangunahing patron, siguro dapat lagi nating inuulit, bagamat ang simbahan ng Quiapo ay kilala bilang tahanan ni Jesus Nazareno, ang simbahan ng Quiapo ay parokya ni San Juan Bautista. Kaya nga, nalilitong iba pag sinabing piyesta ng Quiapo, akala natin ang 9 ng Enero lamang, ngunit ang Hunyo 24 ay piyesta din ng Quiapo, kapanganakan ni San Juan Bautista, pinsan ng ating Panginoon. Kaya bigyan din natin ng masigabong palakpakan si San Juan Bautista. Alam niyo po, hindi kakaiba na ganun na ang naging papel ni San Juan Bautista. Kung mapapansin ninyo yung mga nasa gilid nating mga banners, ay ilan sa mga sinabi ni San Juan Bautista at isa doon ay siya'y kailangang mabawasan at si Jesus ang umangat at madagdagan. Kaya nga dito sa Quiapo, isinasabuhay niyang misyon na yan. Para bagang siya'y nasa isang tabi, bagamat siya ang pangunahing patron, sapagkat nais niya
nakatutok, nakatuon tayo kay Jesus Nazareno. Pagkay nagpunta sa Aklan, sa Kalibo, sikat ang Kalibo sa Santo Niño kay Jesus bilang sanggol. Ngunit alam nyo ba ang simbahang ding iyon ay simbahan din ni San Juan Bautista. Katulad natin dito sa Quiapo. Siya ang sumasantabi, si Jesus ang umaangat. Ngayong araw ding ito, tayo'y maglulunsad ng ating sagisag bilang isang basilica minor na simbahan ng Santo Papa. At alam nyo po ba sa Roma, merong isa sa apat na basilica mayor, ang basilica mayor ng San Juan de Lateran. At yun ay basilica minor at simbahan din ni Jesus na tagapagligtas. At doon, katulad dito rin sa Quiapo, si San Juan animoy sumasantabi para si Jesus ang siyang umangat. Yun na nga siguro ang kanyang papel, ang maghanda para kay Jesus. Kaya nga't patuloy tayong nakikinig kay Jesus. At nitong mga nakalipas na araw, kung matatandaan ninyo, kung kayo po'y nagsisimba araw-araw, pinapaalalahanan tayo ni Jesus na palalimin at pagyamanin natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang sundin daw natin, huwag lang yung letra o titik ng batas, bagkos ang sundan natin ay ang diwa, ang espiritu ng batas. Hindi lang tayo basta sumusunod. No? Bakit ka nagsisimba? Basta, dapat daw magsimba . Bakit ka naglalakad ng palhod? Nakagisnang ko na . Bakit tayo nagpo-prosesyon? Yun ang ginagawa ng lahat . Bakit ka umaagaw ng lubid? Bakit ka pumapanik? Yun ang nakikita ko . Basta. Hindi raw ganun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon natin, sumunod tayo ng may pangunawa at pag-ibig. Nakita ko po, nandito ang ating mga apostolada ng panalangin. No? Alam nyo, malapit po sa puso sa akin ang mga apostolada. Lumaki po ako, kasama ko lagi ng aking tiya na apostolada. Presidente rin siya ng kanilang chapter. No? Kaya meron kaming malalim na debosyon sa kamahal-mahalang puso. At lumaki po ako, nagpapasalamat ako na bagamat lagi niya akong niyayakag, ipinapaliwanag niya sa akin bakit kami eskapularyo, bakit First Friday, bakit may Holy Hour. Sapagkat ang ating debosyon ay dapat nakaugat sa pag-ibig at pangunawa. Ang pagsunod ay hindi lamang tungkol sa gawa. Di ba yung mga Pariseo? Masunurin sila sa batas, pero walang laman ng kanilang puso. Kaya nga nila pinapatay si Jesus Nazareno . Masunurin sila sa batas, pero puno ng galit. Kamuhian ang kanilang kalooban. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, hindi lang basta sinasabi ni Jesus Nazareno, huwag kang papatay. Diba, yun po ang utos ng Diyos, huwag kang papatay. Pero sabi ni Jesus, huwag kang tumingin lang sa pagpatay. Simulan mo kagad dun pa lang sa umpisa. Kasi yung pagpatay, yung paggawa, bunga na lang yun ng maraming nangyari sa ating isip at kalooban. Kaya ano sabi ni Jesus? Huwag ka lang papatay. Huwag kang simulan yung galit sa puso mo. Huwag mong murahin ang kapwa mo. Huwag mong alipustain ang iyong kapwa. Igalang mo ang iyong kapwa. Yun daw ang pagsunod sa huwag kang papatay. Kasi minsan, yung pagpatay, tuldok na lang yun. Kasi ang dami nang nangyari
sa puso natin. Madami nang nangyari sa isip natin. Kaya dun pa lang simulan na natin. Yun daw ang ibig sabihin ng buong pagsunod. Hindi lang tayo sumusunod sa gawa. Nagsisimula sa kalooban ang ating pagsunod. Kaya siguro sabihin ng iba sa inyo, ang utos ni Jesus, huwag kang magalit. Tama at mali. Opo, huwag kang magalit. Pero hindi doon natatapos yon. Aaminin ko sa inyo, nung pinagninilayan ko kung ang bagay na ito, si San Juan Bautista po, kung mapapansin nyo sa mga larawan niya, kung hindi siya minsan mukhang galit, seryoso, bihira ko kayong makakita ng San Juan Bautista na nakangiti. Kasi yung pagsasalarawan sa kanya sa Ebanghelyo, parang lagi siyang seryoso. Parang ang laging galit. Kasi kung papansin ninyo yung mga sinasabi ni San Juan, ito'y pagtatama sa mga tao. Kaya nga laging sinasabi ni San Juan Bautista, magbago na kayo! Nalalapit na ang kaharian ng Diyos. Parang galit. Doon sa mga sundalo nga, ano sabi ni San Juan Bautista? Huwag kayong mangongotong, ha? Huwag kayong magnanakaw sa mga tao. Doon sa mga nangongolekta ng buwis, ano sabi ni San Juan Bautista? Huwag kayong kukuha ng labis. Huwag niyong dagdagdagan yung sinisingil niyo sa mga tao. Doon sa lumapit sa kanya, anong gagawin namin? Makontento kayo sa sahod niyo. Huwag kayong masyadong nagre-reklamo. Kung papansin ninyo, parang laging galit si San Juan Bautista. Tumataliwas ba siya sa sinasabi ng Panginoon na parang, huwag kayong magagalit kasi pag nagagalit ka, para kang pumapatay. Diba, nung kaharap niya yung Haring Herodes, ano sabi ni San Juan Bautista, si Herodias, yung kinakasama mo, hindi mo asawa yan. Masama yan. Ayan, kaya napugutan siya ng ulo eh. Kasi parang kinagagalitan niya yung mga tao. Masama ba yung magalit? Sabi ko nga kanina, tama at mali. Kung matatandaan ninyo, di ba? Kahit si Jesus sa Sareno, nagalit din. Naalala nyo na sa templo siya, nung tinaob niya lahat ng mga paninda, nung halos hinahagupit niya, pinapalayas niya yung mga nagpapalit ng barya. Kaya't kung tutuusin, ang mas malalim din tanong, saan nagmumula yung galit? Si San Juan Bautista, siguro nga mukhang galit. Parang ang pakinig natin sa kanya, parang lagi tayong kinagagalitan. May mga tao bang ganun sa inyong buhay? Parang lagi kayong kinagagalitan. May mga tao bang parang mukhang laging galit? Buti na lang naka-face mask na kayo. Hindi mo nakikita yung mukhang parang galit sa mundo. Pero ang tanong, saan ang gagaling ang galit na yan? Si San Juan Bautista, siguro nga galit siya. Galit siya sa kasalanan at kasamaan. Sapagkat ito ang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Ito ang sumisira sa ating buhay. Ito ang humahadlang sa ating kaligtasan. Kaya't kung tutuusin, ang galit ni San Juan Bautista, bunsod ng labis na pagmamahal at awa. Yun daw ang malaking pagkakaiba. Yung galit na sinasabi ni Jesus sa Sareno sa Ebanghelyo, yung masamang galit, yung galit na nangaaway lang, yung galit na nananakit, yung galit na nanglalait. Pero yung mistulang galit na galing kay San Juan Bautista, na galing din kay Jesus sa Sareno, ay nagmumula sa malasakit at awa.
Kaya hindi lahat ng nagagalit sa atin, hindi natin papakinggan. Minsan may nagpapaalala sa atin dahil nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Di ba mga magulang natin, ang mga nakakatanda sa atin, minsan naiinis tayo sa kanila dahil parang kinagagalitan nila tayo. Pero sa totoo lang, nagmamahal sila at nagmamalasakit sa atin. May mga taong gustong gusto natin kasi parang hinahayaan lang nila tayo sa gusto natin. Pero yun pala yung mga taong walang pagmamahal. Kasi kahit pala mapasama tayo, mapahamak tayo, hindi na sila nakikialam sa atin. Si San Juan Bautista, kaya pala hindi siya matahimik. Kaya pala parang ang ingay-ingay niya, hindi lang dahil sa galit, kundi higit sa lahat, dahil sinasalamin niya ang awa at pag-ibig ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito, nais ko rin tanungin natin ang bawat isa sa atin. Lahat naman tayo nagagalit eh. Kahit si Father nagagalit. Pero ang tanong, saan ka nagagalit? Nagagalit ka ba sa kasamaan? Nagagalit ka ba sa kasalanan? Sa karahasan? Nagagalit ka ba kapag may inaapi? Kung ganun daw ang pinanggagalingan ng galit natin, ialay natin sa Panginoon upang ito'y kanyang lalong pagtibayin. Huwag tayong itulot sa kasalanan. Sa halip, ilapit tayo sa Diyos gaya ng ginagawa ni San Juan Bautista. Pero kung ang galit na bumabalot ngayon sa puso mo, yung galit na nangaaway, yung galit na mapalamura, mapanakit, hanggang sa pwede ka nang pumatay at siraan ng ibang tao, idulog din natin ngayon ito kay San Juan at sa ating mahal na pong Jesus Nazareno upang tayo'y dalisayin. Sapagkat walang ibang hangad sa atin ng Panginoon, kundi ang tayo'y maligtas. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, ipagdasal po natin ang bawat isa na tayo'y makasunod sa Diyos ng may pag-ibig at pangunawa. At kung mayroon mang galit sa puso natin, ito'y galit sa kasamaan at kasalanan. Galit na maghahatid sa atin sa awa at pag-ibig ng Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami. San Juan Bautista, ipanalangin ninyo po kami. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang makapaghatid sa sanlibutan ng kaligayahan ng pakikipagkasundo tayong mga nakaranas ng kanyang pagpapatawad. Ang ating tugon, Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang simbahan naway maging tunay na sakramento sa sandaigdigan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Yaong mga taong sumumpang manungkulan para itaguyod ng matuwid ang katarungan at kalayaang pantao, naway hindi magparatang at maghimagsik, at sa halip ay kilalanin at supilin ang kasalanan sa kanilang sariling mga puso. Manalangin tayo.
Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa na nagkalayo o naging malayo ang kalooban sa isa't isa, naway matutong magpatawad, umunawa at kalugdang muli ang isa't isa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Tayo naway hilumin sa ating pagmamataas at maging mapagkumbaba na tanggapin ang ating pagkukulang at pagkakamali para mamuhay tayo ng mapayapa na kapiling ang ating kapwa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga pumanaw naway, mabuhay sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Tahimik nating idulog ang ipanating kahilingan. Ama naming nasa langit, ilayo mo kami sa katigasan ng puso. Ipaubaya mo na lagi kaming maging handang lumapit sa pagkipagkasundo at hilumin ang anumang uri ng pagkakahiwa-hiwalay. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak. Sensong umaakyat sa kanya.
sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasang magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Juan Bautista upang aming mapangatawanan sa aming ginagawang paglilingkod ang ginaganap namin ngayong paghahandog sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa piniling mong sa kanya'y manguna sa tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya'y naging sanhi, bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lamang ang naghahayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, hiniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Walang ibang hangad ng Diyos kundi ang ating kaligtasan sapagkat siya ang ating Ama sa langit. Sama-sama tayong tumawag sa Kanya. Ama namin, sumasala. Ang kaharian mo, sundin ang
kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahiyag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo sa amin ngayon lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagpaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagawag ka sa mga sala sa kalibutan. Aloi kami. Agnus Dei Vitoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na galis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Thank you.
lamang isip ko'y di lingin. Alam ko nasa tabi kita, Panginoon ko sa lahat ng oras. Kaway mo ang siyang mag-iingat sa akin, di ko maabot karun. Araw po ng Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang mula 0 hanggang 7 taong gulang, handog po sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari po kayong makapag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin si Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para po sa mga detalye. Ang huling pagpapatala po ay sa Biyernes, June 16, 2023. Sa June 24 po, araw ng Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista.
Ang oras po ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad po ng araw ng Linggo. At ang ating Piyesta Mas ay sa ganap na 12 at 15 ng tanghali na pamumunuan po ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, D.D., Arsobispo po ng Maynila. Ipinagbibigay lang po sa lahat, lalo na po sa mga ministry at organization, HDM, mga samahan o grupo na ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin po sa 4 PM na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 5 PM. Ang lahat po ay inaanyayahan sa gawain ito ng ating kapistahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaalalahan na po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay ipagtangkilik mo sa dakilang pagdalangin ni San Juan Bautista at ipakiusap nawa niyang kami kalugdan ng iyong anak na kanyang itinurong kordero ng Diyos na nag-aalis ng aming kasalanan bilang aming manunubos kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Paglulunsad po ng Escudo de Armas, Coat of Arms ng Basilica Minor at Dambana ng Itim na Nazareno. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong araw ay ating ilulunsad sa pamamagitan ng paghahawi ng tabing ang handog ng ating pamayanan sa ating pintakasing si San Juan Bautista at ng poong Jesus Nazareno. Ngayong ating ipinagdiriwang ang unang araw po ng nobenaryo sa karangalan ni San Juan Bautista. Magmula sa araw na ito, ito ang magiging opisyal na sagisag ng Basilica Minor at Arkidiyosesanong Dambana ng Itim na Nazareno, parokya ni San Juan Bautista. Inaanyayahan po ang ating rektor at cura paroko na si Reverendo Padre Rufino C. Sescon Jr. na pangunahan po ang paghahawi ng tabing. Mga ginigiliw na kaparokya, ang bagong sagisag ng Basilica Minor at Arkidiyosesanong Dambana ng Itim na Nazareno, parokya ni San Juan Bautista. Ang bagong sagisag ay naisakatuparan sa pamamagitan ng malikhaing disenyo ni Kendrick Ivan Panginiban ng Domus Aurea Ecclesiastical Designs sa kapahintulutan ng ating cura paroko. At ngayon po ay panoorin natin ang isang video presentation para sa pagpapaliwanag ng bagong sagisag ng ating simbahan. Thank you.
Muli po ay maraming salamat sa lahat po ng tumulong sa atin sa unang araw ng nobenang ito. Ang apostolado ng panalangin, Vicariate of Our Lady of Loreto, the Ladies of the Black Nazarene, HDN Anpon, Balangay Anpon, ang ating mga staff sa MBBN at ang mga lahat ng naglingkod sa altar. At muli, salamat din kay Brother Kendrick Ivan Panganiban ng Domus Aurea na tumulong sa atin upang mabalangkas ang sagisag ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno at Parokya ni San Juan Bautista, sapagkat nung ito po ay itinalaga ni Papa Juan Pablo Ikalawa noong 1987, sinasabi niya na ang ating simbahan din ay malapit sa Roma, sa puso ng ating Santo Papa. Kaya nga't pinapakita ng sagisag na ito na tayo dito sa Quiapo na nagmamahal kay Jesus, nagmamahal din sa ating Santo Papa, kaisa ng buong sambayanan. At ito'y hamon, hindi po ito isang palamuti lamang, kundi ito'y hamon sa atin dito sa Quiapo. Hindi lang tayo maging lugar ng debosyon, kasi sigurado na yon, lugar tayo ng debosyon. Tayo rin ay lugar ng misyon. Kaya nga, sa tulong ng ating mga kaparian, kaya si Father Hans, sa kanyang I Thursday, sa mga gawaing pangtulong, Father Jonathan, sa pagtulong sa atin sa liturhiya at sa ibang mga ministries, si Father Robert, sa pagtulong din sa pangangasiwa ng ating simbahan, kasama rin si Father Frank at si Father Earl. Kami pong lahat at tayong lahat, tulong-tulong na ang pagiging Basilica Minor ay maging larawan ng isang tunay na simbahan, sentro ng debosyon, sentro ng misyon. At nawa ang sagisag na ito ang maging paalala sa ating misyon. Muli, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At syempre, sama na rin natin si San Juan Bautista na ating pangunahing patron. Tayo po'y tumayo para sa huling pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko kayo habang iginagawa ng pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan kay San Juan Bautista ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipanalangin nawa kayo ni San Juan Bautista at akitin kayong maglingkod sa Diyos at kapwa. Amen. Samahan nawa kayo ni San Juan Bautista hanggang sa maligayang tahanan ng Diyos Ama. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo, taglayin sa inyong pag-alis ang diwa ni San Juan Bautista at pag-ibig ni Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!